ka-EA, support this video. Ito nga, at meron tayong magandang balita. Actually, kahapon pa to. So, Sabado ng umaga, around 7, nagpakawala tayo ng bagong warrior na pinapabatcher. At sabi ko nga sa Facebook page, nag-overfly to. Ayan. So, bumalik siya, awa ng Diyos, buti na lang. Linggo ng umaga, mag-aalas 9, paalis na ako, papunta sa trabaho. So, hindi ko na muna siya agad inasikaso kagabi o kahapon nung umuwi siya noong Linggo. So ngayon is Lunes ng umaga. Ngayon ko lang siya nilipat muna dito pansamantala kasi nga nawala siya ng halos isang araw. Ayan siya. Mukhang all goods naman siya. Kaya mas maganda pa rin na possible ihiwalay muna natin siya. Kasi halata sa mata niya na meron siyang naramdaman. Stress to malamang sa paglipad-lipad, pag raging niya, mga kalapatids. Ayan, medyo buo-buo naman yung poops niya. Saktuhan lang may basa, meron doon pero mas maganda ihiwalay na para hindi, hindi makahawa kung meron man. Pero baka bukas o sa isang araw, pag nakita kong, masigla na ulit siya, kumain naman siya eh. Masigla naman siya, malakas naman kumain. Kaya, monitoring lang tayo ngayong umaga. So, ang update, yung pinayaya ko na itlog ni Miss Puyo at saka neto ni Red Bato sa Flyer's Loft. Yung unang clutch ha, yung unang batch na egg, aba, pisa na. So, ang plano dun sa mismong itlog na yon, isusuksukan nga natin ng pang-south na ring. Ayan. So, nandito yung dalawang egg, ang dalawang bagong pisa na young bird na pinayaya natin. Ayan. So, yung nagyaya dito, si Japan Dagi tsaka itong Embrek. Yung itlog nila dyan na meron din si Milya, binigay ko dun sa isang tropang kalapatids natin. No? So, nabalita ko, naipisa na rin daw at dalawa din ang pisa. Ayan. So, congrats sa'yo. Ayan, tropa. So, eto, susuksukan natin to antimano ng pang-south. Ayan, parehas, parang mistisahin, nagmana kay nagmana kay Red Bato Saya dun sa ibon natin sa Flyer's Loft. Ayan. So, meron pa rin sila ditong existing na nililimliman, which is plano rin natin ipisa at possible maging stock bird naman. Ayan. Kasi walang kasiguraduhan yung possible na susunod na nakaantabay, nakarera ni Miss Puyo, which is ang MacArthur. Tama po ba yun? Si Miss Puyo, ayan mo, mga kalapatid. So, yung itlog nila dyan, magsisilbing pang-motivate yan para umuwi sa loob natin sa malayong karera itong si Miss Puyo. Sana makatulong. So, huling bitaw niya, matnong sosugun lang. Pero base dun sa mga ibang napapanood ko rin ng mga kalapatids, experience pansir, ginagawa daw talaga nila yon na nag-iipit sila ng ibon. Especially kung MacArthur banded na. No? Yung iba nga, Bicol lang. Bandang kalagitnaan lang ng Bicol, pagkabutas na, iniipit na nila para ikarga sa national race. So tayo, dulo naman ng Bicol yung huling lipad niya, which is halos tawid dagat na nga rin niya kasi matnog sursugun yung kanyang huling lipad. At nag-see you tomorrow siya nun, kaya hindi na natin siya pinilit na ilipad ng Katbalogan. Hindi natin siya agad na recover ng sa tamang oras kasi kinabukasan na nga siya noong Lunes umuwi nun. So nangyari, yung dalawang ibon lang natin na si Hanzo at saka si Mina to, yung nakarga natin noon sa Katbalogan race, which is isa lang naman din yung pinalad natin na nakauwi noon, Katbalogan day bird na si Mina to. Si Hanzo wala na, so malangit na wasa nung karerang yun. So umabot lang tayo last lap noon, hindi tayo pinalad. So nag-expect ako na within 2 weeks, 3 weeks makauwi pa si Mina to, pero wala eh. Hindi tayo pinalad, hindi ta talaga siya nakabalik. Eto si Red Bato Say natin at possible sana maging kamukha niya yung anak niya para meron tayong panlipad na off-color. So atos karamihan ng mga young birds natin pinagsama-sama ko na nga rin dito yung galing kay Madla, kay Idol Longhair, nandito na rin. Yung mga breed natin na ibon na pang norte, nandito na rin, pinagsama-sama ko na. Yan. So yung nag-overfly natin na ibon na eto na si Lakas Tama. Ayan, Lakas Tama na yung pangalan yan kasi lakas ng tama eh. Pero mo, pinalabas ko mag-isa, walang lingon-lingon, nag-raging, tapos napakalayan ng raging. Kaya ayan, simula ngayon, Lakas Tama na yung pangalan ng ibon na to. So itong si Lakas Tama, mga kalapatids, is blood related to kay Batosay, kay Saber, kay Mina to.
Meaning, ito yung bloodline natin talaga na masasabi ko na subok na natin sa loob. Kaya, nanghihinayang talaga ako ng todo nung nag-overfly nga to. Medyo na-stress din ako nung panahon na yun. Muntik na ako uminom ng ideal pills. Ayan, buti na lang nakabalik siya. Ginulat niya ako. So, ito is plano pang norte. Yung full sibling nito, yung pinaka-nestmate nito na kay Madlalop noon pumunta tayo, pumasyal tayo doon. So, sana, pagdating ng norte, dahil mas maigsi naman bahagya ang norte, nasa, kung na nagkakamali, nasa 400 plus kilometers lang yun, 420 to 460 o 480 kilometers. So, yung history naman ng lipad ng ibon natin na to, umaabot na ng 600 kilometers sa atin, yung bloodline nila, which is yung ating Javier Leyte na si Batosay. Ayan siya. So, ito si Batosay is half-sibling niya na. Tapos yung kalbayog naman natin na pincher, full sibling naman niya. Ayan, basta blood related halos lahat to. Pero marami pa tayo dito mga possible na mga bloodline na hindi pa natin nasusubukan ilipad. Kasi nga, hindi tayo pwedeng maglipad ng napakarami kasi mabigat sa entry. At the same time, mahirap yung magparami ng ibon dito sa Flyers Loop. Kasi ayoko rin ng sobrang crowded sila dito. Tingin ko nga, ito na yung pinakamarami na naipon ko na ibon o young birds dito. Ayan, pero hindi lahat to is panlaro kasi nandito din yung pang stock bird natin kagaya nito, yung blue bar na nakapersoban pa ni Sir Ben Season. Ito yung mga pure Japan na line niya na gagamitin natin soon sa breeding. Mga Tacloban Lap Champion, Javier Leyte, related din to. Tapos yung kulay puti naman na yan, yung wedding line, galing yan kay Madlalop TV. Nakapersoban niya rin yan. Louis Chu na bloodline niya na may cross ng Vandenbroek. Ayan. So, isa rin yan sa mga possible gamitin natin pang infuse, pandagdag puwersa dito sa loop. Tapos, binigyan pa tayo isa pa ni Madlalop ng speed bird na Legitimo. Kasi sabi ko sa kanya, nagkaka-PMPM kami na itong mga nakaraan. Boy, baka meron kang ekstrang speed bird dyan. Kailangan ko talaga ng legit na speed bird. So, binigyan niya tayo. Nabigyan niya tayo ng half-sibling ni Kobe, yung kumakamada sa kanya ng pooling. So, yun nandun sa dulo na tumutuka-tuka na may pagka-dirty blue bar. So, yan ang ating speed bird na iti-training dito. North and South na ang training sa akin nito. Hindi ko na ito ide-derby. Possible siguro mga around 150 kilometers yung pinakasagad na pwede natin ilipad sa kanya or 200. Although, pwede rin naman natin siya subukan sa derby, pero mas gusto ko kasi yung magkaroon tayo ng Legitimo na speed bird na pagka meron tayong pooling, meron tayong pangharang, no? So, sana maging ganun nga yung maging performance ng ibon natin. Ayan. So, kulang ako ng isa. Meron akong pinakawalan kanina na apat na ibon. Ito si Venom, si Red Batosay, tsaka si Miss po yun. Nagparonda ako. So, ang siste. Ayan, kasama to sa pinaronda ko, kaya lang hindi rumonda to si Miss Puyo eh. Kulang ako na isa, si Natalia, yung laging first dropper natin sa training. So, yung last training natin kahapon, which is sa San Pedro Laguna, hindi ko nabilinag yun. Hindi ko nabilinag yun, inano ko na lang, nireels ko na lang. So, yun yung first dropper natin. Kaya lang, napapansin ko sa kanya, pag pinapalipad ko siya, pinapaloplay ko. Ang tagal niyang bumalik. Hindi ko alam kung saan siya napapadpad or saan siya natambay. Namamaris kasi yung hen na yun. So, isa yun sa possible problem ko na kailangan kong i-improve sa kanya yung hindi siya gumalagala. Kasi may chance pang... Ayun, speaking of, ito na, pinag-uusapan natin to. Ang hinihingan, mukhang nag-raging na mag-isa. Ayan, Pasok na! Ayan, yan si Natalia, yan yung first dropper natin madalas. Itong mga nakaraang training ng summer na diverted na naman ng south. Kaya lang, kursonada siya lagi ni Red Batosay bugbugin eh. Ewan ko dito. Mamaya, babatuloy na ako muna eh, no? Nilalapitan na naman nyo. So, si Natalia is blood-related pa rin kay Batosay yan dun sa ating tawid dagat. Kaya, isa to sa mga naka-highlights natin ngayon training eh. Na minomonitor ko, inoobserbahan ko lagi yung kondisyon. Baka kasi... makachamba na tayo dito sa breed na to. Ayan. So, yung half breed niya sa atin, yung half breed naman niya, linyada ni Sir Dennis Palma na PHA bird. So, yun lang. Nag-update lang tayo sa ating mga kalapatids ngayong umaga.
So buti na lang talaga nakabalik yung wire natin. Munti ka na talaga ako uminom ng Ideal Pills dahil na-stress na talaga ako ng tuluyan nun. So dito ko natatapusin yung video na to. And shoutout sa mga solid supporter natin dyan. Syempre magkakalimutan na mag-like, comment, and share at mag-subscribe. So ingat mga kalapatids. Keep safe. God bless. Sa inyo mga ibon natin. Konting tiis pa, huwag tayo magmamadali.